Araw sa lahat mga teach, andito na naman tayo para magbasa sa pinasa nila sa aking picture sa mabilisang katanungan at mabilisang kasagutan. Pero ang picture ito mga teach, galing to sa pinsan ko. Kaya kahit maraming nakapila, unahin at unahin talaga siya mga teach. From Philippines, wag na natin sabihin kung saan siya raman yung pinsan ko. Ngayon, insan, ito ang reading ko dito. Noong una mga ka-teach, hindi ko inaano to kasi parang ingrib lang ng Pinoy. Yan. Yan. Pero nung kinignan ko sa kanji kodigo ko, iba ang kahulugan nito mga ka-teach. Ang ibig sabihin nito ng gym na yan, asa na yan? Child mga ka-teach. Ibig sabihin, pag child, equals yan ng diamond mga ka-teach. Kasi may nakakuha na rin sa kanila, ang ibig sabihin sa kanila nung ingrip sa kanila, little boy ang nakuha nila diamond mga katits. Ngayon, dito naman tayo sa araw, nagsasabi ito na dalawa ang target kasi divide direction siya, isa sa taas at isa sa ilalim. Ito naman nagsasabing sa harapan niya, bali itong sign na to, travel order to, kung saan siya nakatingin, yun ang magtuturo sa tamang direksyon kung saan nakabaon ang ito ang kasunod jewelry. Ayan mga teach. Pero dahil sa sign ito na jewelry, mga alahas, gold siya mga teach, nagsasabi rin siya na divide siya sa sapa. Ito mga teach, kasunod sapa. Ayan o. Kung saan may arrow siya na sinasabi na nitong sa kasunod yan na sign ay short distance mineral, isa sa mga meaning, at may meaning pa siyang uncut diamond uli, diamond na ito, diamond pa rito, yun din ang tinuturo ng araw. Ngayon may isa pang meaning siya, kung pagbabasihan natin to sa distance, spoke to mga teach ang bawat galamay niya, sibin na galamay, sibin spoke, kung saan nagsasabi siya sa gilid ng sapa. Ito mga teach, pwede rin siya sintro ng sapa kasi ang engrave ng sapa nakatapat sa kanya. Ayan. At nakatapat din ang jewelry kung saan ito ang pinakamother sign direction niya na dapat nakatingin sa sapa. Ayan. Ito na ang assessment ko, insan, final assessment ko dito. Bantayan mo kung may sapa diyan sa baba. Ibig sabihin, ang area na ito, ang bato na ito, nasa taas. Ngayon, kung may sapa diyan sa baba, tignan mo kung ano ang nakasintro dito or tinitignan itong butas na to. Dahil yan, yun ang area na yon na magbibigay sa iyo ng tamang direksyon sa load deposit na ito. Ibig kong sabihin, kung may tinitignan siya diyan sa baba na isang bato, yung bato na yon ang nagmagbibigay na tamang direksyon kung saan ang load na ito, ang jewelry na nasa sapa at sinamahan pa ng uncut diamond na naka-alignment sa sapa mga ka-teach. Yan ang assessment ko dito, insan. Ngayon, dito naman tayo sa taas. Itong engrave na ito, nagsasabi rin siya na diamond to, kung saan hindi siya sintro sa sapa. Kasi dapli siya, ito ang sapa. Gawin na natin itong stone map. Tinuturo niya ang direksyon na isa at direksyon sa taas. Ibig sabihin, isa sa area dyan ang pababa. Kailangan ang sapa papunta doon sa baba at ang area na ito nasa taas. Pero, ang target area wala dito sa mabato na to, daplis. Dahil sa mismong pagka-engrave dito sa bato, hindi siya nakasintro dito ang guhit. Kung nakasintro yan, ibig sabihin sintro sa bato na ito. Ibig sabihin, doubtless ang isang target na may diamond. Yan ang assessment ko dito, insan. Kaya, bantayan mo ang bato na ito, insan. Ikutin mo ang buong bato na ito. Bantayan mo kung may butas siya. Kasi gumamit sila ng pinaka-power sign ng mga butas. Isang butas, pangalawang butas, arrowhead pa akyat, arrowhead pa baba. Gumamit sila ng butas, ibig sabihin,
Hanapin mo dito sa bato na ito ang isang butas kung saan nagtuturo dito sa gilid. Gilid lang. Halimbawa, sa isang parte dito sa gilid, may isang butas dyan, nagtuturo siya. Yun ang sundan ninyo sa mismong area na to. At doon kayo magtisdig o maghukay sa gilid kung saan nagtuturo ang butas. Possible, may isang diamond dyan na binaon. Isang load o deposit na diamond binaon sa area na ito. Hindi na magkalayo dito insan. Dahil klaro naman talaga ang engraving niya. Pero ang alignment ng jewelry na sinasabing nasa sapa at sinamahan pa ng uncut diamond, positive, nasa sapa talaga ang pinaka-min load or min deposit dito sa area na to. Nakuha niyo mga ka-teach? Ulitin ko uli. Hanapin mo ang butas dito sa bato na to. Alam ko malaking bato to eh. Kung may butas ka nakikita dyan, sabihin mo sa akin insan, pi mo sa akin, at mabigyan kita ng instruction. Pero kung gusto nyo yung diretsuhin na, sundan nilang yung butas na yan kung saan nakaharap, dahil yan ang nagbibigay ng tamang direksyon kung saan makikita ang isang target na diamond sa area na to. Dito lang mismo sa bato na to. Ngayon, sa pangalawang assessment ko dito, itong sinasabi niyang jewelry deposit, wala dito sa bato na to. Nasa sapa sa baba. Direksyon niya na magbibigay itong butas na ito. Sundan mo ito kung saan siya nakatingin sa baba at anong tinitignan niya. Pero alam ko bato ang tinitignan dyan na malaki. Ngayon, yung bato na yon, hanapin mo ang mga sign doon. Kasi yon ang nagbibigay sa tamang direksyon kung saan makikita ang load deposit na ito. Sa sapa din ang sinabi. At may kasama pang tawag nito, uncut diamond. Magkahilira lang sila mga teach. Yan ang final assessment ko dito insan. Okay, maraming salamat mga teach. Maraming salamat insan. Kung hindi mo naintindihan, i-chat mo na ako. Nang sa ganon, i-guide ko kayo. Okay, God bless sa lahat. And thank you very much.